Iyon, tayo magluluto na ulit din sa trabaho. Ating i-smoke aring pork ham o yung tinatawag na pigi ng baboy. First time ko rin gagawin din eh. Gawa ng kadalasan ay in-order na namin yung smoke bone and ham, ginagayat na lang din eh. Ay kinulang yung aming in-order, gawa ng maraming nagpa-reserve para sa Easter, kaya ako'y gagawa ng amin. Tinignan ko lang sa internet paano gawin aray. Ay tatanggalin muna daw ang balat bago ilagay sa brine. Ay di aray, dali-dali kong tinanggal ang balat. Dalawang ham nga palang ating lulutuin ngayon. Parehas ko lang din tinanggalan ng balat. At nung natapos ko na, abay parang binalatan ng lasing. Ay gula-gulanit eh. Aring balat, ilalagay ko muna sa freezer at ating chichicharonin sa isang araw para may mapulutan. Pagkatapos noon, ako'y nag-ready na ng kanyang brine. Aray katulad lang nun sa beef bacon. Mayroon aring asin, asukal na pula, curing salt at saka aring maple syrup. Tapos aray hinalo ko lang ng mabuti hanggang matunaw yung asin at saka mga asukal. Hahaluin lang natin aray hanggang ako'y makarating sa pangpang. At nung ready na ng ating brine, inilagay ko na yung ating dalawang ham. Nagsama na din ako din ng tatlong pata ng baboy at may pa-order. At nilagyan ko lang ng tray sa ibabaw para lumubog at akin ang sinarhan. Ilalagay ko lang aray sa walk-in fridge at ibabry natin ng 4 na araw. At lumipas na nga ang 4 na araw. Eh anong pagkabilis? Hinigit ko lang aray palabas sa walk-in fridge at aking binuksan. At isa-isa ko na aray hinango at nilagay ko din sa malaking container. Naglagay nga din pala ako din ng isang buong pork chop ating lulutuin din. At hahanguin ko na rin tatlong pata ng baboy na ating isinama. Ilalagay ko muna rin sa fridge na 1 araw bago ko pa usukan para mas kumapit yung smoky flavor. At pagpasok ko kinabukasan ay aray agad ang aking tinrabaho at matatagalan tayo din eh. Ikinarga ko na yung 2 pigi ng baboy. Din sa taas ilalagay ko yung 3 pata ng baboy. At din sa may gitna ay aring pork chop. Sunod natin gagawin atin tutusukan ng meat probe aring ham. Tutusukan din natin na rin pork chop para malaman natin kung luto na. At bago natin narisarhan, atin muna rin lalagyan ng gatong. Hickory wood sa aking gamit din eh. Maglalagay lang ako ng tigkalhati. Tapos ating sasarhan na at ating iseset up aring smoker. Iseset ko rin ng 8 oras. Tapos ang temperature niya ay 225 degrees Fahrenheit. Ang target natin ay 145 degrees Fahrenheit ang kanyang internal temperature. At pagkalipas ng 4 na oras ata yun, nag-145 na yung ating pork chop. Kaya binuksan ko na agad aray para ating mahango. Pag 145 degrees na, inyon ang hanguin at yan itataas pa hanggang 150. Hinango ko na rin yung mga pata at sigurado naman yun ay luto na. Gawa ng luto na aring pork chop ay mas malaki aray. At yung ham ay itutuloy pa natin lutuin. At pagkalipas nga ng 4 na oras, yan, labasa na. Ay sakto naman na 144 na aray. Kaya aking aahunin na at ako'y uwi na. Abay mukhang ayos ang ating pagkaka-smoke din eh. Hinango ko na nga agad aray kahit aray mainit pa. Inilagay ko lang ulit din sa malaking container. At bago ako umuwi, kumurit muna ako na konti para matikman. Abay ayos nga ay lasang ham. Maalat-alat na matamistam ice. Glaze na lang ang kulang at ayos na. Aray nga pa lang ating mga nalutong ham. Ilalagay ko muna rin sa walk-in fridge para lumamig. At bukas ko na rin gagayatin. At aray na nga, kinabukasan na. Atin na rin gagayatin at nandiyan ang customer. Din ko aray padadaanin sa banso at aray may buto. At saka din naman sa jari gawa ng madali. Ginayat ko lang aray ng 1-inch steak at aray tinatawag na ham steak. Ang ibang customer ang order ay isang buong ham. Yung iba kalahati laang at karamihan ay garne ang order, ham steak. Luto na aray, iririhit na lang sa oven ng customer at lalagyan ng kaunting glaze para mas masarap. At nung nagayat ko na nga rin lahat, isa-isa ko na rin nilagay sa voxel bag. Vinavoxel namin aray para mas tumagal at hindi magka-molds. At para din maganda ang presentation, garne magiging itsura niyan, walang hangin sa loob, hapit na hapit. Lalagyan na lang ng pangalan at ayos na yan. Ay iyon, ibahala na kayo hanggang din na lang aray. Maraming salamat sa inyong palaging panunood. At shoutout nga pala kay Gabriel Del Mundo. At sa anak ni Michael Angelo na si Kate Francisco at sa pamangkin na si Jacob. Kay Julius Vincent Binalia. At kay Pantoja Ruel. Maraming salamat sa suporta mga idol.